Magandang hapon na sa ating lahat. Narito ang ating weather update sa binabantayan natin si Bagyong Guring. Si Bagyong Guring ay nasa nanatili pa rin sa Philippine Sea. Nasa layong 260 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Napanatili ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo na kung saan umaabot ng 155 kilometers per hour. Samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 190 kilometers per hour. Inaasahan po na natin itong kikilos pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At yun yung nakikita, patuloy pa rin na hinahatak ni Guring ang habagat. Kaya itong habagat ay nagpapatuloy na makaka-apekto o nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa ating forecast track ni Bagyong Guring, inaasa po nating lalapit o maaaring mag-landfall sa area ng Batanes sa pagitan ng Wednesday ng umaga at gabi. And then maaaring lumapit sa may southern portion ng Taiwan sa araw ng Wednesday ng gabi o between o pagitan ng Wednesday ng gabi at Thursday ng umaga. Kasalukuyan dito ang Bagyong Guring. And then generally northwestward ang bagyo. So mula ngayon hanggang sa paglabas ng PAR ang bagyo, inaasahan natin mapanatili sa typhoon category. Kapag napanatili ang galaw ng bagyo, direksyon at bilis nito, inaasahan po natin lalabas ng PAR sa araw ng Thursday ng umaga o hapon. So ito na lang pong mga lugar na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, northern at eastern portion ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands at eastern portion ng Isabela. So sa mga lugar po nito ay makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan at magkasamang pagbukso ng hangin. Ngayong araw dahil sa bagyo, minasaan pa rin tayo na heavy to intense na pag-ulan sa Pabuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Bukas, araw ng Martes, minasaan pa rin na heavy to intense na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Sa Miyerkules, ito, ibig sabihin ito, torrential na pag-ulan sa Batanes, intense hanggang sa torrential na pag-ulan sa Babuyan Islands, heavy to intense na pag-ulan naman sa northern portion ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, minasaan pa rin tayo malakas na pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa dahil sa habagat. So ngayong araw, minasaan tayong heavy to intense na pag-ulan dulot ng habagat sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Islands at Antique. Intense hanggang torrential na pag-ulan sa Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, minasaan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, southwestern portion ng Iloilo at northwestern portion ng Aklan. Intense hanggang torrential na pag-ulan sa Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, heavy to intense na pag-ulan dahil pa rin sa habagat sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite at Batangas. Intense hanggang torrential na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil po dito sa mga inaasahan ko nating mga malalakas na pag-ulan, dapat patuloy pa rin tayo mag-ingat at alamin po ang ligtas ng lugar dahil sa
nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pagguho na lupa, lalo na lang po sa mga mamababang lugar at malapit sa Kailugan. Dahil sa southwest monsoon, makakaranas ng paminsan-minsang malalakas na hangin. Ngayong araw sa Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Dinagat Islands, Camiguin at sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. Bukas, araw ng Martes, may pa rin tayong malalakas na hangin na inaasahan sa Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Dinagat Islands, Camiguin at sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa araw ng Miyerkules, inaasahan pa rin tayong paminsan-minsang malalakas na hangin dahil sa habagat sa Aurora, Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at sa malaking bahagi ng Visayas. Dahil dito, dahil sa malakas na hangin dala ng habagat, meron tayong gale warning, ibig sabihin inaasahan tayong matataas na alon, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Yung po napapansin, 6.5 meters concentrated po yan sa may bandang northern Luzon. The rest of seaboards ay inaasahan po natin mataas ng alon, abot ng 4.5 meters. So ito yung mga lugar po na sila ng gale warning. Yan po sa Isabela, Batanes, Cagayan, kasama Babuyan at Calayan Islands, northern coast ng Ilocos Norte, Aurora, Bataan, Zambales, Palawan, Romblon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Batangas, Quezon, kasama ang Pulilo Islands, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Burias Island, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, kasama na rin ang Bohol, Siquijor, Cebu, Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, Eastern Samar. Kasama na rin ang Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte at Dinagat Island. So itong mga lugar po nito ay inaasahan pa rin natin na matataas ng alon. Kaya automatic pong bawal pumalaot ng ating makababayan sa mga lugar na ito. Samantala, may isa tayong bagyo na sa labas ng PAR. Isa siyang tropical storm na may international name, Haikwe. At ang lakas ng hangin ito, malapit sa gitna, ay nasa 65 kilometers per hour. And ang pagbukso, nasa 80 kilometers per hour. Ang layo ng sentro ng bagyo sa ating bansa ay nasa 2,205 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, malayo ang bagyo, wala pang epekto sa ating bansa. So ito, forecast track ni bagyong Haikwe, kapag nasa loob ng PAR, magiging pangalan po niya ay Hana. So inaasahan po natin papasok sa PAR itong panibagong bagyo pagdating ng Miyerkules o Huwebes. And habang binabaybay niya ang dagat Pasipiko bago pumasok ng PAR, inaasahan po natin aabot sa typhoon category. And inaasahan natin sa dating araw, lalo po sa Miyerkules hanggang Thursday, hatakin itong habagat. Kaya itong habagat po ay patuloy makakapekto sa ating bansa. Sa loob ng limang araw, magiging maulan pa rin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas.